isang turistang Russian habang sugatan ang dalawang iba pa matapos mahulog ang kanilang sasakyan sa bangin sa Cebu. Pahirapan ang rescue operation dahil sa tarik ng bangin. Nasa front line ng balita niya, si John Aroa. Sa aerial shot na ito, makikita mga taong nagkukumpulan sa baybayan ng Barili sa Cebu, kasama sa kumpulan ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection. Ang sadya nila i-rescue ang mga sakay ng kotse na hulog sa matarik na bangin. Makikita rin sa video kung gaano kalalim ang binagsakan ng sasakyan. Nasa 200 feet ang lalim ito. Tatlong turistang Russian ang sakay ng kotse at pahirapan ang pagsagip sa kanila. Dahil kasi sa pagiging matarik ng bangin ay kinailangan pang maglakad ng daan-daang metro ang mga rescuer para masagip ang mga biktima. Nagkandayo-piyupi na ang sasakyan nang malapitan ito ng mga rescuer. Binawian ng buhay ang isa sa tatlo. Kinilala siyang si Irina Aksinova, 43 taong gulang. Na-rescue naman ang kanyang asawang si Georgie at ngayon ay nagpapagaling sa ospital. Nagtamo rin ng sugat ang kaibigan nilang si Yuri Saminsky na siyang nagmaneho ng sasakyan. Mahirap talaga kasi yung hindi lang mataas yung cliff, vertical din, 95, parang 90 degrees talaga yung ano niya. Pag itatali natin yung mga victim at survivor, iakyat, parang delikado, parang malaglag din tayo. Ayon sa mga nakakita, hindi naman daw matulin ang takbo ng sasakyan bago mahulog sa bangin. Kita ko talaga na magkasunod yung van tsaka yung pulang sasakyan. Bigla lang talaga siyang tumawid sa other side sa road. Akala ko lang mag-overtake. Tuloy-tuloy po yung takbo niya papunta sa cliff. Iniimbestigahan naman ng PNP kung nakainom ba ang driver bago mangyari ang insidente. May nakita kaming tatlong bottles ng beer sa sasakyan yung nahulog sa cliff. No? Posible po na yung driver is nakainom sila bago sila nagbiyahe nung hapon na yon. Walang bakod sa tabi ng kalsada kung saan dumiretso at nahulog ang sasakyan ng mga biktima. Pinalagyan naman raw ito ng bakod noon, ngunit pinatanggal ng may-ari ng lupa. Nakikipag-ugnayan na ang Barili PNP sa Russian Embassy para sa pag-asikaso sa mga dokumento sa pagpapauwi sa bangkay ng nasawing turista. Habang patuloy pang binabantayan sa ospital ang kondisyon ng dalawang Russian national. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.